Generator. Okay guys, welcome po ulit dito sa akin channel. At ngayon, sasama ko ngayon sa laut. Silipin natin kung anong ginagawa ng mga divers. Shoutout nga pala sa aming magiting na ano, outboard operator si Rasul. Madilim eh, nasa likod ng araw eh. Bali ang gagawin namin sa laut, ilalaglag lang namin itong mga semento na buhangin, buhangin na may semento. Ayan. Para gawing cable protection. Yung nakapulayan nga pala si Jonjo na Lawigan. Sariling skill. Driver na, river pa ngayon diver din. At si Sir Apostol, saan ang aming ano, supervisor. At yung nakaitim, si engineer namin, John Flores. At shoutout nga din pala kay Edwin Rosales, sa mga magigiting nating divers. At siya rin yung nag-assist sa akin paano mag-dive. Yan. Tinuturuan niya ako minsan pag paano mag-dive pag may oras kami. Makikita mo talaga siya sa mga pilantik pa lang ng paa. Dito sa mababaw, malinaw yung tubig. Sarap silang kunan. Pero pagdating sa ilalim, medyo malabo na. Tsaka gawa na rin ang mga pinag-aris namin na semento na may buwang. Medyo lumalago nga yung tubig sa baba. Malalim na rin, nasa 60 feet. Hindi ako nagkakamali, 60 feet to 60 feet yata. Bali, ganun ang ginagawa nila, no? Ilalaglag nila yung mga semento na may buwang. Tapos ipapatong nila rin sa may cable. Yung kable na magiging supply ng mula dapitan dun nga sa Dakak at papunta rin sa Santander sector. Bali tawag nila dyan eh, cable protection. Yung magpumula yung supply ng kuryente. Sayang lang dahil nasa nilaglag ng mga simento ay lumabo. Bali yung tubo na yung nakikita nyo parang tubo eh, yung cable cable na mula rin sa Santander Cebu papunta rin sa dapitan dun nga sa may barangay Tagulo. At siya nga pala, paalala ko lang, hindi po ako yung may hawak ng camera pagdating dun sa ilalim dahil hindi pa po ako lisensyado o professional na diver. Para lang akong janitor dyan sa gilid. Yung pagsama ko dito sa laot eh, part na rin siguro ng experience at saka ng training. Pero para ma-enjoy ko naman yung mga trabaho ko. At nakakatuwa rin naman, hindi lang yung puro frame, kusang-san din ako napupunta. Ito nga, hindi
ko na maalala kung pangilang araw na to namin. Bali, pinaghalo-halo ko na lang yung mga video. Gawa nung hindi ako nakapag-edit. Isa na to sa part ng mga aking pagte-training. Ayan, nagpa-practice din ako mag-dive. Pero sa ngayon, mas kontento na ako sa aking skill. Bali, gusto ko lang maka-experience ng tulad nga niyan mag-dive. Actually, nung una may lula ako sa mga malalalim. Pag nakikita kong malalim yung dagat, ayoko talaga sumusaw. At yan nga po, ang lulupit ng pagkakamada nila. Hanggang sa tubuan na lang siya ng corals yung mga inilagay na semento. Yan, para matakpan yung kable. Siya yung magiging saving, siya yung magsisilbing protection. Bago ko nga pala makalimutan mga sir, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung video na ito kung nagustuhan niyo. Pa-subscribe na rin po. At salamat nga pala sa akin, 800! Yay! 800 na yung aking subscribers. Kulang na lang ako ng 200 para maabot ko na yung 1,000 subscriber at 4,000 watch time. Ayan, para ma-monetize na ako ni YouTube. So, malapit na mag-part. Sana maabot ko po yun. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta. Yan nga, nag-iumpisa ng ilaglag ni Rasul yung mga sako ng semento. At hahakutin na lang ng mga divers sa baba. Kakamadahin nila. Thank you.
Okay guys, at kung umabot pa kayo hanggang dito sa dulo ng video na to, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanood. At abangan niyo po sana yung susunod kong upload. Yung mga kawalang kakwenta-kwenta kong upload. Salamat pa rin po sa mga sumuporta.